16 ng Enero, Miyerkules, sa unang linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkaalis niya sa sinagoga, tumuloy si Jesus sa bahay ni na Pedro at Andres, kasama sina Jaime at Juan. Doon nakahiga ang biyena ni Pedro at may lagnat, at agad nila itong sinabi kay Jesus. Kaya lumapit siya, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Iniwan ng lagnat ang babae at ito mismo ang naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, nang dumidilim na, dinala nila kay Jesus ang lahat ng may sakit o inaalihan ng masasamang espiritu. Nasa may pintuan nga ang buong bayan. Maraming may iba't ibang sakit ang pinagaling ni Jesus at maraming demonyo ang kanyang pinalayas. Ngunit hindi niya sila pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila kung sino siya. Kinabukasan, maaga siyang bumangon at umalis. Pumunta siya sa isang ilang na lugar at doon siya nanalangin. Hinanap siya ni na Pedro at pagkakita sa kanya ay kanilang sinabi, "Hinahanap ka ng lahat." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Tayo na sa ibang lugar. Sa maliliit na karatig na yon para makapangaral din ako roon. Dahil dito kaya nga ako lumabas." At naglibot siyang nangangaral sa kanilang mga sinagoga sa buong Galilea at nagpalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pumunta siya sa isang ilang na lugar at doon siya nanalangin. Inilalarawan ng Ebanghelyo ang karaniwang abalang araw para kay Jesus. Matapos palayasin sa isang tao ang maruming espiritu sa sinagoga ng Capernaum, pinagaling naman niya ang biyena ni Pedro at ang marami pang may sakit at nagpalayas ng mga demonyo. Nang sumunod na araw, muli siyang nangaral sa mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Tandaang mabuti na maagang maaga pa ay nagpupunta na si Jesus sa isang ilang na lugar upang manalangin sa Ama ng nag-iisa. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, naghahanap siya o nagtatakda ng oras para sa taimtim na pakikipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, napaninibago ni Jesus ang lakas ng kanyang katawan at espiritu. Pagsasagawa, tulad ni Jesus, hindi dapat maging sagabal ang marami nating gawain sa pananalangin sa Diyos. Kung kailan hindi ka na makapanalangin dahil sa dami ng gawain, tanda iyon na talagang dapat ka nang manalangin.